Yeah, welcome back po sa ating channel. Ngayon po ay gagawa po tayo ng video tungkol daw po sa paggawa po ng formal attire. Halimbawa, yung isang picture ay hindi naka-formal attire. Tapos, ang gagawin natin ngayon ay gagawin natin siyang formal attire. So ito guys, start na tayo guys. Ayan, open lang tayo ng Microsoft. Tapos, ayan, insert picture lang po tayo. Ito guys, ito yung subukan natin. Ayan, tapos insert natin. Ayan, hindi naka-formal attire yan guys. Tinanggal ko lang yung background yan. So, sa ating gagawin ay mag-a-add din tayo ng isa pang feature. Ayan yung pinaka-pang-formal. Yung formal suit, ito na, hanap natin. Ito guys, ayan. Suit PNG, ayan. Mada-download nyo ito guys sa Google. Screenshot lang natin. Ayan. So, ayan na. Ayan, ayusin lang natin. Sige guys, sandali lang. Ang gagawin na natin sa kanya, pag kasi you know, hindi naman siya ma-drag nyo, ayan, gawin nyo dyan. Tapos gawin yung WS lang, right click, tapos WS para maigaraw-galaw nyo. Ito din, ganoon din. Pag ayaw nyo gumalaw, halimbawa, hindi nyo magagalaw, ayaw, tapos gawin nyo, right click, ayan, pag lumabas na yan, WS, yun yung shortcut, mag-drag nyo na siya. So, ayan guys, subukan na natin. Ito, behind text natin yung picture na tinesting natin. Ito. Ito isang picture na yan, behind text natin. Ito. Hanapin mo lang yung behind text. So, ayan. Ayan, mapansin nyo guys, pumatong na yung pinaka... Ayan natin yung formal attire, ano? Ayan. Ayos lang natin yan guys. Ayan. Sa kumasya. Guys, napansin nyo ba? Parang okay na. Ayan. Para sa akin, mga okay na yan. Tapos, meron namang snipping tools na free yung ating computer, ano? Yun lang yung hahanapin nyo, snipping tools. Ako kasi eto, in-install ko pa ito. Pag Windows 10 yung gagamitin nyo, walang free. Mag-download lang kayo. Ayan, click nyo lang yan. Pag-click nyo yan, view screen, makita nyo ito yung parang white na yan, gumagalaw. Dito nyo siya sisimulan sa bandang balikat, ito. Tapos kakat nyo lang pa ganon, ayan, i-click nyo lang, tapos, ayan, gagawin nyo lang siyang size ng parang 2x2, ayan. Ayan, halos parang 2x2, ikikita nyo lang siya guys. Tapos pwede nyo i-copy lang, halimbawa kaka-copy nyo rito, copy. Mawala na yon. Ngayon, mag-a-add tayo ng isang sige, halimbawa ipapaprint na nga, ayan o. Ipapaprint na halimbawa ng ating mga customer. Halimbawa, yun yung customer natin. Ayan, punta lang tayo ng file. Tapos, mag-a-add tayo ng new. Ayan, mag-create. Pag lumabas yan, create lang tayo ng bago. Tapos, right click natin. Ayan, may lalabas dito na paste. So, ito na yan. Ayan. Diba, hindi nyo naman ma-drag. I-right click nyo lang yung picture. Tapos,
Click nyo lang sa may keyboard nyo, WS. Ayan, magagalaw nyo na siya, makidadrag nyo na siya. Ayan, no? Ganun. Pero meron din namang manual, pwede nyo rin i-manual. Punta lang kayo dito sa wrap text, tapos ayan, square. Pwede nyo siya igalaw din, ayan. Ibig sabihin lang, kaya yun, ibig sabihin nga, WS, ibig sabihin yun yung ating shortcut. Ayan, magaganyan na. Tapos pag right click nyo ulit, i-edit nyo na siya, gagawin nyo na siyang 2x2. Kasi ang size ngayon niya ay 3x2.9. Yung height niya, 3 tapos 2.9 yung width. So, ayan. Malinaw po, ano? Tapos, dito, para ma-resize nyo po yan, ayan. Size and position. Tapos, ayan, ilalabas dito. Ang tabi lang natin para mas, ano, makita nyo, ano? Ayan, alisin nyo ulit yung aspect ratio, yung lock aspect ratio, ayan, alisin nyo. Tapos, gawin nyo na itong 2. Kung halimbawa, 2x2 yung ipapaprint, ano? Ayan, ganyan. Tapos, 2 din dito sa, ito yung height, ayan, height. Tapos, ito naman yung width. Eh, highlight nyo lang, tapos gawin nyo yung 2. Tapos, enter, ano nyo na, okay nyo na, ayan. Pwede na enter. So, ito yun. Nakita nyo guys, yan yung 2x2. Ayan, halimbawa gusto nyo malagay ng border. Ito, punta lang kayo dito, click nyo lang ito. Click nyo lang yung picture. Tapos, hanapin nyo yung format. Ayan. Sa format, may makikita kayo sa dulo na ayan, na picture border. Ito. Ito. Click nyo lang yan, mamimili kayo dyan kung ano gusto nyo. Pwede black. Halimbawa, try natin yung try na natin yung parang ma-block na, nabablock na. Ito na guys, ayan. Nagkakaroon na yan ng borderline na kulay black. So, ganyan yung madali yan guys. Sana po nakatulong itong video na to sa inyo. Ayan, halimbawa, sabihin sa inyo ng customer, pwede bang 3x2x2 tsaka 4x1x1? Sabihin nyo lang, okay, madali lang naman, ano? So, gawin natin yan, sinasabi ng customer. Ang gagawa lang tayo. Ang gagawin natin dyan, yan, ayos lang natin. Pindutin lang natin yung control. Tapos gagawa tayo ng karagdagan. So, ito. Ayan, adjust lang natin ng konti camera. Ayan, gagawin natin. Pindutin lang natin yung control. Tapos i-click lang natin yung picture. Ayan, pag nakita nyo na meron ng ganyan, pwede niya siya i-drag papunta sa kanan. Ayan. 3x2x2 tsaka 4x1x1 pwede natin pagkasahin niyan guys. So ito na yan. Ano? Ayan. Tapos ito, edit natin. Right click ulit natin. Gawin natin 1x1. 1 tapos 1. Ayan. Click lang natin picture ulit. Tapos yung control, click, press natin yung control. Tapos lipat natin dito sa gilid. And tapos click ulit natin yung katabing picture. As i-drag ulit pababa para maging apat yung 1x1. So ayan na guys. Ayan na. Ganyan ako guys gumawa dito sa aking shop. Package na sa akin yan. Para meron na silang 2x2, meron pa silang 1x1. Ito, measure ng 3x2x2, tapos meron silang 4x1x1. So hanggang dito na lang po ang ating video. Sa mga subscriber ko dyan, ito na po yung nire-request nyo po. Pansin na po kayo, hindi po lahat ng mga video gusto nyo pagbaba sa akin, hindi ko po kaya gawin yung iba kasi medyo talagang kailangan na lang mga master po yon, yung mga sira. Pag ayaw mga ganito lang po, kaya ko naman pong gawin yan. So, huwag lang po kalimutan i-like at i-subscribe ang channel natin. Hit na rin po yung notification bell para po updated po kayo sa mga video pa natin i-upload. Tapos, pakishare na rin po sa mga kaibigan po natin dyan. Maraming salamat po sa inyo lahat.
So, ingat po kayong lahat. God bless po.